Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito yung pinakalatest at talagang trending na naman po ang mga issue kay Main Paul Gerson. Okay lang yan, mga kaaldab. Alam naman po natin na hindi naman po talaga nila tatantanan ang Aldab Nation, di po ba? Tignan lang po natin kung anong mangyari sa July, di po ba? Mahirap po muna magkomento. Basta tayo masaya, tayo pinapakita natin, mga ka-Aldab, at pinararamdam naman po natin sa mga true-blooded Aldab Nation na maging matatag lang po kayo, maging kalmado at maging kampante. Ako, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap magsalita, pero darating din po yung point, mga ka-Aldab, na mas madali tayo maiintindihan. Although marami ngayon sigalot, maraming komento, kasi hindi natin alam yung mga nangyayari nga po sa loob po mismo ng Itbulaga. Nakakabingi po kasi yung katahimikan po sa issue ng kumbaga pagtanggal. Ibig kong sabihin, yung sinasabi nilang si Mengay mawawala sa Itbulaga, TBJ, marami pong kasing aligasyon eh. Mas maingay, mas nagtitrending. Pero yung iba po kasi, o yung mga staff at crew, tahimik lang habang pinagpiepiestahan po ang Itbulaga. Ang nakakalungkot nito, hindi pa rin po sila nagsasalita, wala pa rin pong komento. Hindi man lang nagre-react, although sinabi ni Tito Sen na hindi mawawala yung Itbulaga. Hindi naman po talaga mawawala, pero yung mga specific na tanong, bakit ayaw po nilang sagutin, di po ba? Total na sabi niya na marami na nagkumalat, hindi ko niya address, di po ba? Pero mas maganda sana kung mas malinaw at 101% klaro, di po ba? Although sabihin na natin na hindi mawawala yung Itbulaga, pero ang tanong, kung sisibakin nga po ba sila sa APT? At bakit si Main Mendoza ay tatanggalin sa Itbulaga? Yan po yung talagang pinagpipiestahan. Although sabihin natin na imposible naman po na hindi yan alam ng GMA, imposible naman po na hindi yan alam ng Itbulaga, di po ba? Yung mga balibalita na yan, nababalitaan nga po nila yung mga maliliit na issue eh. Di po ba? Eh ngayon pa na talaga masasabi natin na pinagpipiestahan. Kaya nga po natatawa na lang po talaga ako sa mga kumakalat na kapag iba, agad-agad binabalita nila. Pero kapag hindi siya totoo, o sabihin na natin na marami nagtatanong, hindi nila sinasagot, di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko, mga ka-Aldab, na umaayon din po sila sa social media. Ibig kong sabihin, kapag pabor sa kanila, yun po yung papakita nila. Kapag hindi naman pabor sa kanila, dead man na lang po sila, di po ba? Tapos sila po talaga yung masasabi natin number one bias. Kasi pagkapabor lang po pala sa kanila, yun lang yung ikokomento nila. Kapag hindi na pabor at talagang hindi na pinag-uusapan, o sabihin natin na trending na, baliwala, kasi apektado nga po yung management. Sisikat pa si Mengay, kakaawaan pa si Mengay, di po ba? Parang ganun po yung tema ng GMA. Kasi si Alden lagi na i-interview, pero pagdating kay Mengay, hindi nila talaga ini-interview, o talagang may mga sigalot na ayaw nilang pasikatin sa show po nila. Di po ba? Kasi kung i-interviewin nga po naman, eh makikinabang na naman yung TV5. Di po ba? Tapos Daddy's Girls, eh nasa loob naman po yung Daddy's Girls ng GMA, pero ang TV5 naman po yung main goals, talagang mas sumikat po yung main goals, ha? Alam nyo kung bakit, mga ka-Aldab? Although maraming award po ang Daddy's Girls, pero ang kay Mengay tumatak yung pagiging host eh. Di po ba? ASEAN International host. Siya po yung nanalo. Mas mabigat po yun. Kasi international yun eh. Di po ba? Hindi po katulad dito sa Pilipinas lang ang Daddy's Girls, maraming nagkukuwang award. Yung international po, napakarami pong kalaban ni Mengay niyan, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa rin po. Kasi kung titignan mo, napakarami sa Pilipinas din na may mga ganyang segment
na talagang veterana, mahuhusay, talagang dekalidad na host, pero hindi sila napili. Yun yung sinasabi ko, mga ka-Aldab, na isa sa medyo nakakalamang kay Mengay. Di po ba? Kung matatanda nyo, si Henyo Master Joey De Leon nag-react pa nga eh. Di po ba? Sabi pa nga ni Henyo Master Joey De Leon kay Mengay, ang kumbaga, ang husay mo kasi tinalo mo pa kami. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab, yun yung simpleng banat pero may laman. Di po ba? Ibig sabihin, hindi lang si Henyo Master Joey De Leon yung tinalo nila. Mas matitindi pa. Pasaring lang po yun ni Henyo Master Joey De Leon para malaman din po ng iba na talagang si Mengay ay mahusay at magaling. Kaya nga po hindi na masyado in-interview yun. Although binalita ng 24 oras pero wala na. Kumbaga parang hindi na, oh yan, tagal na yan. Ah. Yung tipong ganun, hindi siya mapag-uusapan. Yun naman po yung gusto ng GMA. Nakapag ka nag-update sila, sasabihin lang, oh, matagal na yan. Pero sa kanila, pinalabas na. Magagamit pa po nila yun. Pero yung ibang mga netizen na nakapanood at nakakaalam na nun, yun po yung unang opinion o reaction. Di po ba? Tapos sasabihin nila, sila po daw yung updated, sila po raw yung mas maraming ganap, samantalang huli na po sila sa nagbibigay ng balita. Tapos yung issue po ngayon, ako, i-remind ko lang po kayo, ano man po yung maganap, ano man po yung mangyari sa Itbulaga, ay talagang kailangan, kumbaga, tanggapin na lang po natin, di po ba? Kung lilipat nga po ang TBJ sa Net 25, wala po talaga nakakaalam. Pero hindi na po daw dun talaga kasama si Mengay. Once na dumating po yun, baka hindi na rin po isama si Mengay. Depende po sa sitwasyon. Depende po sa magaganap na press conference po. Hindi ko alam kung media conference ng GMA ito o hindi nakasama yung GMA. Pero sa tingin ko, mga ka-Aldab, sa GMA, kasi APT, nasa loob to ng GMA, hindi naman pwede magpa-interview to sa iba. Di po ba? Kaya tignan na lang po natin kung ano nga po ba talaga yung malaking-malaking pasabog na yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, marami na pong alam ang Itbulaga, pero tikom ang bibig po nila. Hindi ko alam kung bakit, mga ka-Aldab, pero gaya ng sinabi ko, hindi magandang senyalis yung katahimikan, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po nating video na ilalabas maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.